yun. Paano mag-direct or paano magpa-join? Personally, meron po akong sistema na na-create. I call it three-step system. So, yung three-step system po na yun, hindi naman po yun galing lang talaga sa akin. Wala naman talagang original sa mundong to. I mean, kinopya ko lang din po yun. It's already a combination of mga narinig ko po na sistema, tapos yun, na dagdagan ko lang ng sarili kong diskarte since ako po mahilig po akong mag-videos po talaga. So, bottom line, para po magkaroon ka ng direct, kailangan mo talagang hatawin. Kailangan mo talagang meron kang na-add everyday. So, kung part-timer ka, so tanungin mo yung sarili mo, or if part-timer ka sa AIM Global, maglaan ka talaga ng oras mo na hahatawin mo yung negosyo. Kailangan po talaga meron kang everyday routine na ganun, na mag-a-add ng mag-a-add ka talaga, tapos bibigyan mo yung sarili mo ng quota. Always remember po, dito sa negosyo natin, minsan may ano din eh, there is a disadvantage if negosyante ka. Kasi example, ikaw, kung ikaw ngayon OFW ka or may trabaho ka, 'di ba? Whatever yung iutos ng amo mo, whatever yung iutos ng boss mo, kahit ayaw mong gawin, kailangan mong gawin. Bakit? Kasi part 'yun ng trabaho mo. Now ngayon, dito nung napunta ka sa AIM Global, 'di ba? Ang tawag sa atin, we are business people or independent distributor. So ibig sabihin, wala tayong boss. Walang magdidikda, walang mag-uutos, ganun sa atin. So 'yun naman ang isa sa mga disadvantage nun, kasi kailangan mo talaga magsipag. You have to take the initiative na mag-add ka talaga ng friends every day. So ako po personally, I started sa online, lalo na yung mga times na nandidirect po ako, hindi ko naman po talaga kakilala yung mga directs ko. Nagkaroon lang ako ng intention. Pag tama lang kasi yung intention mo, ang intention mo is makatulong. So since nakita ko na maraming mga OFWs ang gusto talaga nila magbago buhay nila, gusto nila makauwi for good, gusto nila lang kumita. At since nakita ko din na hindi po lahat ng mga nag-online or hindi po lahat ng, alam mo yun, hindi lahat ng nag-online are legitimate or talagang inaalagaan yung mga tao na nagtitiwala sa kanila. So, I made a promise to myself na the moment ako, nakapag-join ako ng mga tao online, ay talagang tutulungan ko po talaga sila na makauwi sila for good. Tutulungan ko po sila na maging effective sila dito sa negosyong to. At kung ano man yung ginagawa ko, ay gagawin din po nila. So, ano ba yung ginawa ko? Ang pinakaunang ginawa ko lang is nag-add po ako kahit mga hindi ko po kakilala dito sa Facebook, at pinriority ko po yung mga OFWs. Bakit po OFWs yung market natin sa online? Unang-una, pag sinabi mo kasing negosyo, it takes a risk taker. It takes a risk taker para mag-grab ng opportunity. Now, ang OFW, the fact na nandyan siya sa ibang bansa, nandyan ka sa ibang bansa, nakikipaglaban ka dyan, alam mo yun, yung nagtatrabaho ka dyan, kahit hindi mo kilala, kahit wala kang kilala dyan, kahit hindi mo alam kung ano yung ugaling ng amo mo, that makes you a risk taker in your own right. At malalakas po kasi yung loob ng mga OFW. So, nasanay na sila sa trabaho, nasanay na sila sa hirap, namulat na sila, 'di ba? Na alam mo yung hindi din talaga ganoon kadali kitain yung pera. Kaya naman the moment na invite sila dito sa negosyo natin. The moment na present sa kanila yung business nang maayos, at naramdaman nila na maganda yung intention mo, na ang intention mo is matulungan siya maibsan yung mga ano ba yung maibsan sa mabawasan yung mga problema niya, ayun, the moment ang approach mo sa pandidirect is solusyon to sa existing ng problema ng tao, sa existing na challenge na pinagdadaanan ng tao,
hahanapan at hahanapan yan ng paraan ng OFW. Posible na the moment sasabihin niya sa'yo, since wala pa siyang hawak-hawak na pera, sige, pagkasahod ko, magpapadala ako sa'yo ng pang-join. Or may mga iba talaga na talagang malalakas yung loob, hindi na talaga inaantay yung sahod, talagang nanghihiram. Nanghihiram ng pera para makapag-join po agad. So, bottom line, bakit ba ako bakit ba dumami yung mga directs ko sa Facebook? In-apply ko lang po yung basic. Nag-add po ako ng sobrang dami din po talaga. Sobrang dami. Umabot na po sa point na nabablock na yung account ko. Hindi na ako makapag-add. Ganon. Maabot na sa point na yung mata ko. Sumasakit na talaga yung mata ko. Alam mo yun, minsan kasi pag nag-a-accept na yung mga tao, nag-a-accept na yung mga OFWs, alangan namang sabihin ko sa kanila, bukas na tayo mag-usap pa, matulog muna ako. So, syempre, hindi talaga ako matutulog hanggat hindi ko natapos silang lahat na kausapin. So, bottom line, para magkaroon kang maraming directs, kailangan mo lang maging masipag. Pinaka-moto ko parati, I want to be the most hardworking person in the room. The moment na sink in mo yan, and alam mo yun, naging part yan ng sistema mo, na maging hard worker ka, na maging masipag ka, lahat ng mga yumayaman dito sa mundong to, mga masisipag yan lahat. Kaya, isa sa downside ng business natin, kasi tayo yung own boss natin, walang nagdidikta. So, ikaw ngayon, since negosyante ka, sabihin mo sa sarili mo, kutahan mo yung sarili mo. Kutahan mo yung sarili mo na kailangan sa araw-araw meron akong na-add na ganito 50 yung na-add ko dito sa Facebook, o kung 50 kung ilan yung nag-a-accept dun, edi yun yung mga kakausapin mo, yun yung sesendan mo ng script na ganun. Tapos syempre sa mga nag-a-accept na yun, hindi naman lahat, 'di ba, may mga iba dun na iboblock ka, may mga iba dun 'di ba, pagtingin pa lang niya agad na in global na, wala na, negative na siya agad, okay lang. Bakit? Kasi, you may never know, kaka-add mo ng mga friends everyday, diba? Kaka-add mo ng kaka-add, meron at meron dun pa isa-isa na magiging positive. Meron at meron dun na, alam mo yun, pinagtagpo kayo kasi wala naman aksidente sa mundong to. Kaya nga, sinasabi, diba? Luck is when preparation meets opportunity. Okay? So, ikaw, kailangan mo lang sipagan ng sipagan, because the harder you work, the luckier you get. Example, sa pa-50 na ganun, di ba? May mag-accept sa'yo noon na ilan? 30. Sa 30, may pumatol sa yung 10. O may nakakausap kang 10 sa araw-araw. Hindi naman po mahirap yung 10 kausap sa online. Kasi kung i-compare po namin dati nung nagsisimula kami, grabe, wala pong online marketing dati. Hindi ganito kadali kumita ng pera dati sa networking. Kasi kailangan mo talagang lumabas, kailangan mo mamasahe, kailangan mong gumastos, kailangan mong librehin yung kausap mo. Tapos, 'di ba, ang turnout pa pagkatapos mo nilibre, negative pa. 'Di ba? Negative. Ang dami ng mga sinabing negative, wala lang palang pera. 'Di ba? Wala lang palang pera pang-join. Ang dami ng mga sinabing kung ano-ano sa networking, 'di ba? So ngayon dito sa online kasi, kahit kumausap ka ng 10 every day, out of dun sa 50 na inad mo na bago, napakalaking tulong na nun sa pangarap mo. Diba? For every 10, you get 1. Ang goal ko dati talaga, yung talagang grabing hataw ko po talaga, yung nag-establish pa po talaga ako ng directs. Kung ikaw ngayon, wala ka pang mga tao na, alam mo yun, kung gumalaw parang ikaw, huwag ka munang titigil mag-basic. Kasi nga, kami nga po, nagbe-basic pa rin po hanggang ngayon, nandidirect pa rin po. Yun po yung isa sa talagang kailangan na gagawa mo po parati, yung mag-basic ka. Lalong-lalo na, kung wala ka pa pong downlines, kailangan mo talagang daanin sa sipag, kailangan mo talagang daanin sa numbers game. Tapos, sabi ko nga parati to sa mga leaders ko, kung ako, na hindi ako OFW, hindi ko manaranasan kung ano yung pakiramdam ng mga homesick na yan. Hindi ko alam kung ano yung mga sakripisyo, ano exactly yung feeling ng isang OFW abroad. Hindi ko po alam yan. Pero kung ako po nakakapagpa-join, how much more ikaw, na ikaw OFW ka talaga. Ikaw, naranasan mo talaga kung ano, papaano yung ma-homesick, papaano yung mga
alam mo yung papaano yung malayo ka, papaano yung nami-mistreat ka dyan ng mga dayuhan, may mga iba pang sinasabi na parang napaka, parang hindi daw maganda yung ugali ng mga amo nila, ganon. So, hindi ko naranasan yon. Imagine niyo po, kung nakakapagpa-join po kami na nandito kami sa Philippines, how much more ikaw? All you have to do is, Bisaya daw ako. Opo, Bisaya po ako. Rudy. Ayan. Ay, si Rudy ba yun? Si Roy. Hello kay upline Janice Ang. Hello po. Hello partner Gina Eloy. Ayan. So, how much more ikaw? Ang kailangan mo lang talagang gawin para magkaroon ka ng direct is, yun, numbers game. Tapos, syempre, kung sino yung mga magtatanong dun sa mga na-add mo, okay, yun na yung pipresentahan mo. Tapos, the moment pagkatapos mo nang napresentahan, of course, ang pinaka-next na gagawin mo dun, hindi mo lang talaga goal mag-present or mag-add ng friends. Ang pinaka-goal mo talaga is mag-close ng deal. Sabihin mo yan sa sarili mo, ang pinaka-goal mo is to close the deal. Paano ba naku-close yung deal? The moment nasagot mo lahat yung mga objections niya, the moment nasagot mo lahat yung mga doubts nung tao na kausap mo, kasi always remember, you have to put yourself on the shoes of the person na kausap mo. Imaginin mo, hindi kanya kilala. Hindi kanya kilala, out of nowhere, inad mo siya, out of nowhere, di ba? Nagkaroon siya ng kaibigan na maganda yung intention na, alam mo yun, gusto siyang tulungan through Facebook. But let's face it, hindi naman lahat ng tao na, alam mo yun, nag-a-add, gustong tumulong, right? Alam naman natin na meron din mga scam dito sa Facebook. So, kailangan mong ilagay yung sitwasyon mo sa sitwasyon nung kausap mo. So, how do you prove to that person na genuine yung intention mo? How do you prove or how do you show to that person na totoo ka talagang tao? Di ba? Na totoo yung intention mo, na gusto mo siyang tulungan, kahit hindi man kayo magkamag-anak, kahit hindi man kayo magkaano-ano, but there is no accident. Pinagtagpo kayo kasi ikaw, in-work out mo yung business mo, maybe siya, kaya niya naman natanong kung ano yun, kasi nagdasal din siya ng opportunity na pwedeng ikabago ng buhay niya. At pag kayo nag-meet, at pag yan, nagtanong na sa'yo, wag na wag mong never ever let that chance slip na hindi mo nagagawa yung lahat ng pwede mong magawa para matulungan yung tao na yan. So, ano ba yung isa sa... Hello kay upline Joey Montes. Ayan. Ano ba yung isa sa pinakasekreto ko bakit ako nakakapagpa-join online? Okay? Isa po sa pinakasekreto ko po talaga is I do video calls. Isa kasi sa... isa sa nagiging effective na way sa field, 'di ba? Bakit sa field, sa offline, yung napapa-join kami. The moment nakikita mo kasi yung mata ng tao na sincere siya sa'yo, the moment naririnig mo yung boses ng tao, ganun pala siya. Tapos, it will eliminate yung duda na, baka scammer to, baka hindi to totoo, baka dami lang to na account, hindi talaga to siya. Diba? So, the moment nag-video call ka ngayon, hello po, nice meeting you, doon mo na i-address yung mga objections ng tao, siba? Normally, ang sasabihin niya, totoo ba talaga yan? Okay? So, sasagutin mo na yon na kailangan din, pag nag-answer po kayo ng objection, sakyan mo muna bago mo sasagutin or dadalhin siya sa tamang mindset. Kasi normal naman na may mga misconceptions about network marketing, right? Kung ikaw, hinahataw mo yung negosyo, kailangan meron kang natin na training about handling objections. Kasi isa po yun sa talagang nagpapaklose ng deal. The moment nasagot mo lahat yung mga tanong ng taong kausap mo, definitely magjo-join yan sa'yo. Hello, girl, Marlit! Ayun. So yun, sasagutin mo lang yung mga objections niya. Isa sa mga talagang parati kong na-encounter, kasi 'di ba ang tao takot, lalo na pag sinabing networking, kasi sa networking mag-i-invite ka, ang dami-daming mga tao, mahihiyain, 'di ba? Wala silang mga ang sabi pa, paano ba 'yan? Hindi kasi ako marunong mag-sales talk.
Right? So those are the misconceptions kasi hindi naman to sales talk yung negosyo natin. We don't do sales talk. We just share. We just share real talk. Real talk is different from sales talk. Right? Kasi yung sales talk, sasabihin mo lahat ng mga magaganda. Right? Pero yung real talk, kagaya ko, paano ba ako nakikipag-real talk? Okay? So example, pag sinabi niya, paano pag wala akong na-invite? Ang sasagot ko po, normal po na mag-isip kayo ng ganyan ngayon. Kasi hindi pa kayo nakakapag-join. Pero po, the moment po nakapag-join kayo, meron po tayong proven and tested system through Facebook. Tuturo ko po sa inyo yon. Imposible pong wala kayong ma-invite. Kasi ako nga po mismo, lumaki yung grupo ko na wala lang akong kakilala dito sa Facebook. Pero lumaki yung grupo ko. So, how much more kayo? Diba? Na mas malalim yung dahilan nyo. Na, alam yun, yun yung mga sinasabi ko. Depende na kasi yon. Tapos, real talk. Paano ba mag-real talk? Sometimes you have to hurt the person you're talking to para mamulat siya sa katotohanan. Na hindi lang hanggang dun yung buhay niya. Ako talaga, talagang pag kumakausap ako, alam mo yun, pag talagang kumakausap ako video call, minsan lumalabas talaga yung mga ugat ko dito. Because every time I speak with someone, I wanna make the point na eto, gusto ko siyang tulungan. Kahit hindi man kami magkakilala, bibihira siyang makakakita ng taong kagaya ko na willing talaga siyang tulungan. Kailangan niya lang talagang maniwala sa sarili niya. So, yung mga ganun, kailangan ikaw, galingan mo sa ginagawa mo. Hindi ka pwedeng palamya-lamya ka. Hindi ka pwedeng hindi mo alam kung papaano mag-close ng deal. Hindi po pwede na hindi mo alam papaano mag-win ng trust ng tao. Diba? Isa sa pinaka-sekreto ko, paano ko na-win yung trust ng tao, nagpapakatotoo lang ako. Ba, kung ano yung gusto kong sabihin sa kanya, sinasabi ko talaga sa kanya. Diba, sometimes, kailangan yun. Example, tumatagal siya sa abroad, walang nangyayari. So, tinatanong ko po siya, ilang taon ka na po dyan sa abroad? Sinasabi niya, 5 years. Kamusta naman po yung 5 years? Eto nga eh, ganito, puro resibo yung naiipon, ganito, ganyan. So, dun ko na ibabatin na alam nyo po ba na pag pinagpatuloy nyo yung ginagawa nyo na wala kayong gagawin na bago or dadagdag na bago sa buhay nyo, mananatili kayong ganyan, dagdagan nyo pa ng 5 more years, yung pagiging OFW nyo, ganyan pa rin yung problema nyo. Tapos, sinasabi ko na alam niyo po, kaya po marami akong mga partners na mga OFW na ginagawa po itong negosyong to. Kasi nga, kagaya niyo lang din ng mga concern. Isa sa concern niya is talaga tumatagal siya sa abroad na walang naiipon kagaya mo po. Kaya talagang nag-grab talaga siya dito ng opportunity sa AIM Global. Kasi marami na talaga dito mga OFW na kumita ng malaki. Marami na mga OFW dito naka-uwi for good. So yun po, yung mga... kasi pag-iisipin niyo po talaga, napakadali lang po talaga yung negosyo natin online. Why? Because we already have a filtered market. Ano po bang ibig sabihin ng filtered market? Iisa market natin, oh. Ayan, oh, OFW. Ano-ano ba yung mga concerns? Or ano-ano ba yung mga pinagdadaanan ng isang OFW? Right? So, pag natanong mo na yon, ano yung mga pinagdadaanan, now ngayon, papaano mo ba yun masusolusyonan? Diba? Lagyan mo din ng... paano mga masusolusyonan. Tapos, yun. Kailangan, you have to go beyond just doing business. You have to create a relationship on Facebook. Kailangan umabot ka sa ganun. Kasi, pag ganun, kahit magkano pa yan, ilalabas at ilalabas yan ng tao. Kasi, nag-gain mo na yung trust niya. Diba, na-win mo na yung trust niya, and any person na na-win mo na yung trust, lahat ng sasabihin mo, susundin na niya. Diba, parang example, mama mo, diba? Kung alam mo na mahal ka ng mama mo, kahit may sasabihin siya sa'yo, lalong-lalo na nung bata ka pa, diba, pag may sinasabi sa'yo, diba, syempre susundin mo, alam mo, makakabuti yun sa'yo. So, ganun din po siya. You just have to be a friend, you just have to be a mother, a sister, a family member. The moment ganun mo po itrato, yung kausap mo, kahit po hindi po kayo magkadugo, ay nako, I tell you, sobrang lalaki talaga yung ginagawa mo. Lalaki ka sa ginagawa mong to. Kasi ganun naman eh.
The difference between networking and sales is that in here, we put our heart into what we do.